Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang 71 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Ilang saglit pa ay bigla ding nag-iba ang ikinikilos ni Temyong Tari. Bigla na lamang itong napatungo na hindi ko mawari. Ipagbibigay alam ko pa sana kinamang Tonyo ang aking nakita. Ngunit ilang sandali pa ay biglang may naramdaman namang kakaiba si Mang Tonyo. Bakas na bakas sa mukha ni Mang Tonyo na parang may sumakit sa kanyang tagiliran. Halos napairi pa si Mang Tonyo sa sakit na parang may pumilipit sa kanyang tagiliran. Mang Tonyo! Ano pong nangyayari sa inyo? Agad na tugon ni Damian. Dahil doon ay bigla akong napapunta patungo kay Mang Tonyo upang alalayan ito. Nang biglang may humawak sa akin. Pagkatingin ko, ay si Mang Andres ang humawak sa akin. Napatingin na lamang ako kay Mang Andres na punong-puno ng katanungan. Bakit ako pinipigilan ni Mang Andres? Umiling lamang si Mang Andres at saka nagsalita. Huwag mong hawakan si Tonyo. Ampang, ikaw din Damian. Huwag na huwag niyong hahawakan si Tonyo. Babala pa ni Mang Andres. At bakas sa mga mata ni Mang Andres ang diin sa kanyang pananalita na seryoso itong nagbabala. Bakit po Mang Andres? Tanong naman ni Damian. Huwag ka na munang kumontra, Damian! Basta't sumunod ka na lang muna kay Tata Andres! Sagot naman ni Pandoy. At ilang sandali pa, ay bigla akong binulungan ni Mang Andres. Ampong, kahit ano ang mangyari, huwag na huwag kang bibitaw sa iyong manok. Diyan sa iyong bulik. Hawakan mo yan ng maigi, bulong pa ni Mang Andres. Nung mga sandaling yun, ay hindi ko maunawaan ang ibig pakahulugan ng sinabing yun ni Mang Andres. Nang biglang sinigundahan naman ni Pandoy ang sinabing yun ni Mang Andres. Sundin mo na lang, Umpong! Sumunod ka na lang kasi! Huwag ka nang kumontra! Dagdag pa ni Pandoy. Ako'y magtatanong pa rin sana. Nang maramdaman ko naman na biglang nanginig si Bulit mula sa aking pagkakahawak. Bigla itong nanginig na parang gustong makaalpas. Na parang naninigas. Nang maya-maya pa, ay biglang nagsalita si Damian. Opong! Yung bulaklak! Sambit pa ni Damian. Pagkadinig ko nun, ay kakaibang kilabot na ang bumalot sa akin. At maging sila Mang Gordo at Mang Andres, ay biglang natigilan. Opong! Yung bulaklak na sinabi ni Mang Andres, nalanta na! Pagkadinig namin nun, ibiglang napabulalas si Mang Andres. Naririyan na ang kumuha sa itim na manok. Ompong, ang bilin ko sa'yo, tatandaan mo. Dagdag pa ni Mang Andres. Ilang sandali pa ay muling nagsisigaw si Mang Tonyo. Napasigaw na naman ito dahil sa sakit.
Ano po bang nangyayari sa inyo, Mang Tonyo? Nirarayuma po ba kayo? Biglang sambit naman ni Damian. Damo ka, Damian! Wala akong rayuma! Sa kabila ng pananakit ng tagiliran ni Mang Tonyo, ay nagawa pa na itong makasagot sa tanong na yun ni Damian. Nang ilang saglit pa, bigla namang nagsalita si Mang Pulo na parang bumubulong lamang. Subalit, hindi ko nauunawaan ang kanyang mga ibinubulong. Ano na ang nangyayari kay Mang Pulo? Bakit siya bumubulong-bulong? Tanong pa ni Damian. Lapitan mo kaya, Damian? Utos naman ni Pandoy. Lalapitan ko pa ba? Tanong muli ni Damian. Oo! Oh, baka... baka may ichichismis? Sagot naman ni Pandoy. Nang biglang sumenyas muli si Mang Andres. At maya-maya pa, ay may inilabas na naman itong papel na nagmula sa kanyang bulsa. Ayan ka na naman, Mang Andres eh! Kung ano-ano na naman yung nakasulat sa papel na yan! Biglang sagot naman ni Damian. At dahil dun, ay sumagot din si Pandoy. Yan ang hirap sa iyo, Damian eh! Puro ka kontra! Puro ka kontra kay Tata Andres! Kontrabida ka eh! Huwag ka kasing kukontra! At habang nagbabangin ang dalawa, muling sumenya si Mang Andres. At parang inihipan niya ito ang papel mula sa kanyang bulsa. At dahil doon ay napatahimik sina Damian at Pandoy. Maya-maya pa, ay iniabot ng muli ni Mang Andres ang papel. At muling iniabot kay Pandoy. At sa kami ibinulong. Pagkatapos nun, ay tumango lamang si Pandoy bilang pagtaliman nito kay Mang Andres. At maya-maya pa'y muling iniabot ni Pandoy ang papel kay Damian. Ano na naman yan, Pandoy? Ayoko na nga. Mamaya, baka kung ano na naman nakasulat dyan. Baka nakasulat naman dyan, talon, o kaya dapa, o kaya bukaka. Baka kayo nang nakasulat dyan. Sambit pa ni Damian. Kunin mo na kasi. Utos to ni Tata Andres. Huwag ka nang kumontra pa kasi. Pagpupumilit pa ni Pandoy. At dahil dun, ay napilitan na rin si Damian. Kinuha niya rin ito. Kahit sa pilitan. Ano na naman ang gagawin ko dito? Tanong ni Damian. Isalpak mo daw sa bibig ni Mang Gordo para manahimik. Sambit ni Pandoy. Sinasabi ko na eh. Puro kalokohan na naman yan eh. Ikaw kaya gumawa niya, Pandoy. Pagtatanggi pa ni Damian. Nang maya-maya pa'y bigla kaming natigilan. Sapagkat meron uli kaming naririnig na parang may bumubulong na naman. Maya-maya ay nagsalita na si Mang Gordo. Mukhang may gumagaya na kay Mang Pulo. May bumubulong-bulong ulit. Dahil doon ay nakiramdam kami. At totoo ngang may bumubulong sa paligid. Bukod kay Mang Pulo, meron pang isa. Kagayang-kagaya rin ng mga binibigkas ni Mang Pulo. Pagkalingon namin, ay si Tim yung ito. Bahagyang nakatungo ito, subalit bumubulong sa hangin. Nagbibitaw ng mga katagang tila sila lamang ang nakakaunawa. Kung kaya't muling sumenya si Mang Andres at itinaas ang dalawang kamay, kasunod nun ay itinuro ang papel na hawak ni Damian.
Yun na nga bang sinasabi ko eh. Sabi na kasing sundin mo na si Tata Andres. Sambit pa ni Pandoy kay Damian. Eh bakit ba hindi ikaw gumawa? Sagot naman ni Damian. Eh sa'yo inuutos eh. Sabi ni Tata Andres yan, Damian. Ako ba si Damian? Sino ba si Damian sa atin? Sagot pa ni Pandoy. Nagpupuyos sa galit si Damian. Subalit, pagkatingin naman ni Damian kay Mang Andres, ay tumango lamang si Mang Andres bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Pandoy. Kung kaya't sa kabila ng pagmamarkulyo ni Damian, ay wala na itong nagawa pa. Lumapit na si Damian patungo kay Mang Pulo. At nang papalapit na ito, eh muling nagsalita si Pandoy. Damian, tatandaan mo ha, huwag mo nga hawakan si Mang Pulo. Utos siya ni Tata Andres. At pagkadinig ni Damian, ay nalukot muli ang pagmumukha ni Damian sa sobrang inis. Nang tuluyan ng malapitan ni Damian si Mang Pulo, ay tila bigla itong natigilan. Bigla itong napahinto sa kanyang kinatatayuan. Nang biglang magsalita si Pandoy, naku po, mukhang pati si Damian, mukhang natulala na rin. Dahil dun, ay lalo akong nakaramdam ng pagkabahala. Dahil isa-isa nang naaapektuhan ang aking mga kasamahan. Nang maya-maya pa'y biglang lumingon sa amin si Damian. Opong, paano ang gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko hindi hahawakan si Mang Pulo eh. Akala ko pa naman nadali ka na. Iba pala nakadali sa'yo. Nasayang ng pagsigaw ko. Sambit naman ni Pandoy. Dahil dun, eh nagsalita na ako. Kumuha ka ng patpat, Damian. Okay, putol na sanga. Yun ang gamitin mo. Mungkahi ko. Dama ka nga, Ompong. Iyon na nga ang gagawin ko talaga eh. Sagot naman ni Damian. At habang naghahanap ng kahoy si Damian, maya-maya pa'y may naglikha na naman ng tunog na parang bumubulong. Paghanap namin kung kanino nang gagaling yun, ay mula ito kay Manong Talim. At kagaya ng ginagawa ni Mang Pulo at Temyong, bumubulong din si Manong Talim ng mga katagang kakaiba. Mga kakaibang salita na ngayon lang namin narinig. Damian! Bilisan mo na riyan! Dumadamin silang bumubulong dito. Nakakakilabot! Pag-aapura pa ni Pandoy. Nang maya-maya pa, ay nagsalita na si Mang Andres. Isa itong sinyalis. Sambit ni Mang Andres. Ano pong sinyalis yan, Tata Andres? Tanong ni Pandoy. Sinyalis na. Merong bumubulong. Sagot naman ni Mang Andres. Dahil dun ay napakamot na lamang sa ulo si Pandoy. Nang biglang napasigaw si Damian. Nakasal pa ko na yung papel sa bibig ni Mang Pulo! Nagawa ko rin! At kasunod nun, ay sabay-sabay na biglang natigil ang mga pagbulong. Napatigil nga ang pagbulong ni Mang Pulo. Dahil may nakasalampak sa kanyang bibig. Ngunit kaalinsabay nun, ay ang pagtigil din sa pagbulong nila Manong Taling at ni Temyong Tare. Nung mga sandaling yun ay bigla kaming binalot ng katahimikan. Nakabibinging katahimikan ang nanaig sa kapaligiran. Ni ultimo tunog ng mga kulisap ay wala kang maririnig.
bawat paghinga ng bawat isa sa amin. Yun lamang ang umaalingaw ng sa paligid. Nang bigla na lamang, napasigaw muli si Mang Tonyo. Aray ka po! Apakasakit! At muling napahawak na naman si Mang Tonyo sa kanyang tagiliran. At dahil sa pagsigaw na yun ni Mang Tonyo, ay kagad yung sinakluluhan ni Mang Emin. Pagkakita ni Mang Andres na tumulong si Mang Emin, ay napabulalas na lamang si Mang Andres. Naku, Emin! Ba't mo yung ginawa? Subalit hindi na napigilan ni Mang Andres si Mang Emin. Kaagad inalalayan ni Mang Emin si Mang Tonyo. Inalalayan niya ito upang makatayo kahit papano ang kanyang kaibigan. Nang biglang mapasigaw din si Mang Emin. At kung papanong namilipit sa sakit si Mang Tonyo, ay ganun na ganun din ang nangyari kay Mang Emin. Nakahawak din ito sa kanyang tagiliran na parang may pumipilipit dito. At hindi na maipinta ang mukha ni Mang Emin dahil na rin sa tindi ng sakit na nararanasan. Tinangka kong tulungan din si Mang Emin at Mang Tonyo. Nang muli akong pigilan ni Mang Andres. Ambang, huwag mo nang pilitin. Huwag. Nakita mo ang nangyari kay Emin. Babala pa ni Mang Andres. Dahil dun ay napigilan ko ang aking sarili. Napigilan ko ang bugso ng aking damdamin. At dun ko pa lamang napagtanto na maaaring ganun din ang mangyari sa akin kung hahawakan ko si Mang Tonyo. Maya-maya pa'y nagsalita na si Damian. Nakakahawa po palang rayuman ni Mang Tonyo. Nahawa na si Mang Emin. Sambit pa ni Damian. Sa mga sandaling ito, patuloy pa rin sa pamimilipit sa sakit si Mang Emin at Mang Tonyo. At sa kabila ng pagpipigil sa akin ni Mang Andres, ay nananatili pa rin sa akin na gusto kong tulungan ang dalawang matanda. Subalit, wala kaming magawa. Mang Andres, ano na pong gagawin natin? Paano po natin matutulungan sila Mang Tonyo? Tanong ko. Si Mang Andres naman ay palingalinga sa paligid at tila hindi narinig ang aking katanungan. Subalit ibang-iba na ang kinilos ni Mang Andres kumpara kanina. Kitang-kita na ang pagkabahala sa kanyang mga kilos. Nang maya-maya pa, ay biglang sumigaw si Mang Andres. Dumikit tayo kay Ompong! Subalit bago pa makalapit sa akin si Mang Gordo, ay nadulas ito. At bigla na lamang itong napabagsak at parang naglulupasay sa sakit. Halos hindi na ito makasigaw at halos mapugto ang hininga sa tindi ng sakit na dinaranas. Hindi ko rin malaman kung anong nangyayari kay Mang Gordo. Tinangka ko pa rin sanang tulungan si Mang Gordo nang pigilan muli ako ni Mang Andres. At sabay iling nito, huwag Ompong. Kung ayaw mong magaya sa kanila, huwag mo silang hahawakan. Mariin pang bilin ni Mang Andres. Awang-awa ako sa kalagayan nila Mang Gordo at nila Mang Tonyo at Mang Emin. Halos walang pinagkaiba ang kalagayan nilang tatlo. Lahat sila ay namimilipit sa sakit. Ompong! Ano na bang nangyayari sa atin? Tanong pa ni Damian. Subalit maging ako,
ay hindi ko rin alam ang isasagot. Inaantay ko din ang kasagutan ni Mang Andres. Subalit nananatiling tikom ang bibig ni Mang Andres sa katanungang iyon. Nang lingunin ko si Mang Andres sa aking likuran, ay nakatayo na lamang ito at tila nakatungo. Nang tingnan kong maigi, ay parang wala nang malay si Mang Andres at ganun din si Pandoy. Tila nawalan din ito ng malay. At isa-isa nang nagsipagbagsakan ng aking mga kasamahan. Obong! Ano na bang nangyayari? Muling sigaw ni Damian na parang nangangatog na sa takot. Dahil doon ipilit kong pinalakas ang kalooban ni Damian. Damian, tatagan mo lamang ang iyong loob. Magtiwala ka lamang. Malalagpasan natin ang lahat ng ito. Sambit ko. Eh, paano, Upong? Ano ang gagawin natin? Muling tanong ni Damian. Ilang sandali pa, ay ipinakita sa akin ni Damian ang bulaklak na sinabi ni Mang Andres. At lantang-lanta na ito. Halos madurog na ito sa sobrang pagkatuyo. Dahilan para ganun na lamang maging katindi ang takot ni Damian. Lalong pumasok sa aking isipan. Nasa paligid na ang kumuha kay Ulikba. Subalit, nasaan siya? Dahil wala akong makitang ibang nilalang dito. Wala akong ibang makita sa paligid. O baka naman eh, naririto na talaga at baka sumanib na sa isa naming kasamahan. Ngunit, sino sa kanila? Baka sumanib na sa katauhan ni Mang Pulo. O kaya naman, kay Manong Taling. O maaaring, kay Temyong Tare. Hawak-hawak ko nung mga sandaling yun si Bulik. At nung mga sandaling yun, ay muling nanumbalik ang bili ni Mang Andres kanina. Na kahit anong mangyari, ay huwag na huwag kong bibitawan si Bulik. Dahil dun ay sinabihan ko na lamang si Damian. Damian, lumapit ka dito. Basta't magtiwala ka lang, Damian. Magtiwala ka. Kaya natin to. Naging tugon ko na lamang kay Damian. Lahat ng kasamahan namin ng mga sandaling yun ay naapektuhan na. At nananatiling kaming dalawa na lamang ni Damian ang hindi naaapektuhan. Nang ilang sandali pa, ay muli akong nakarinig ng mga pagbulong. Yung kagaya ng pagbulong na ginagawa nila Mang Pulo kanina. Pagkadinig nun, ay sumabay ang kakaibang takot na parang gustong bumalot sa aking katauhan. Parang may kakaiba sa bulong na yun na hindi kagaya kanina. Dahil dun'y napatingin ako kay Mang Pulo. Nakahiga na siya sa may lupa. At hindi na rin bumubuka ang bibig. At dahil dun napabaling naman ako sa gawin ni Temyong. Ganon din si Temyong. Nakasalampak na sa lupa. At hindi naglilika ng kahit na anong ingay. Kasunod nun ay si Manong Taling naman ang aking tiningnan. Nakadapa din ito sa may lupa. At kagaya ni Mang Pulo, ay nasisiguro kong hindi kay Manong Taling nagmumula ang pagbulong na yun.
Dahil dun ay napatanong ako kay Damian. Damian, naririnig mo ba yun? Yung parang may bumubulong? Nakiramdam muna si Damian. At pinakiramdaman ng paligid. Wala naman umpong. Wala akong naririnig na bumubulong. Pagkasagot ni Damian, naisip ko na baka guni-guni ko lamang ang aking naririnig. Kung kaya't pilit ko na lamang itong binaliwala. Subalit ang bulong na naririnig ko niyon ay unti-unting lumalakas. At sigurado akong meron talagang bumubulong. Muli kong tinanong si Damian. Wala talaga, umpong. Wala akong naririnig na kahit na ano. Maliban lamang sa boses mo. Kahit nga mga huni ng kulisap ay wala akong naririnig. Sagot pa ni Damian. Dahil dun ay aking napagpalagay na ako lamang ang nakaririnig ng pagbulong na yun. Ilang sandali pa'y palakas na ng palakas ang pagbulong na yun. At parang umaalingaw-ngaw ito sa magkabila kong tenga. At kagayang-kagaya ito sa mga katagang binubulong nila mang puno kanina. Hanggang sa unti-unti ko nang nauunawaan ang sinasabi ng bulong. Isa itong pangalan. Pangalan ng isang tao. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat mo ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Malvin and Ronaldo Esguera. Shout out po sa inyo, boss. And shout out din po kay Boss Michael Santos. Boss, happy birthday po on February 5, dyan po sa may Abha, Saudi Arabia. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Michael. Happy birthday po din. Shoutout din po sa Santiago family from Boss Samuel Santiago. Shoutout din po sa mga taga Sitio, Badyang Tupol, Weste, Kabatuan, Iloilo, sina Joanne, Inday Tormon, Kaplito, Kagawad Pesoy Jr., Pedong Jr., Alan Putot, Anteng, Neneng, Neni Alviar, at taga mga Sitio Ungad, Lag-an, Kabatuan, Iloilo, Advance Happy Fiesta on February 3. From Boss Rex Visite, Happy Fiesta po! Sa mga taga Sitio Ungad, Lag-an, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Nino Jeffrey, Alpha, and Jeff Aliling, shoutout po sa inyo. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Meg Yunet, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Sandy and Isel TV. May time po kayo, bisita na mo siya. Sandy and Isel TV. Shoutout din po kay Ma'am Roseline E. Bertolano. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Joyren Kalahat. Boss, shoutout po. Kay Ma'am Rovelin Mehasco. Diyan po sa may Talisay, Cebu. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Charles Paguyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Pardo Lota, dyan po sa may Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Iskri Okdags. Shoutout po sa inyo, boss.
Shoutout din po sa iOS Infinite Online Store. Diyan po sa may UAE, Fujairah. May time po kayo, bisita na po sa channel po ni iOS Infinite Online Store. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Jarem Game Farm. Diyan po sa may Cavite. Shoutout po ito. Galit po kay Boss Richard Avila. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Allen Abella. Boss, shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Annie Viloria. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Cecil Abanono dyan po sa Kuwait. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Ingat po kayo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga from Qatar. Ma'am, shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Benosa family. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Marson Benosa. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Casey Cortez from Doha, Qatar. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Gazi Baldeo. At sana po ay magkabatid na daw po kayo at huwag na daw pong magtampo. Shoutout po ulit kay Boss Casey Cortez. Shoutout po ulit kay Ma'am Vian Nicole. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Marvin Junio. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout po sa Villanes family from Bacolod. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Evany Villanes. Shoutout po sa inyo at sa mga taga Bacolod. Shoutout po. Shoutout din po kay Jane Lucero. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ramon Reoyan. Shoutout po. Kay Boss Principe Merciful. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Mia Aspa from Boss Meme Aspa. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elizabeth Arnais from Germany. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po ulit sa King Solomon Game Farm. Diyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Christina Balanon at kay Boss Jerry Balanon, mama at papa po ni Ma'am Jillian Balanon at Balanon family. Shoutout po dyan po sa may Quezon City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Angelo Manlapas. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Janely Clavio. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss David Zagado. Shoutout po sa inyo, Boss. And happy birthday po kay Boss Michael Santos on February 5. Diyan po sa may Abhas, Saudi Arabia. Boss, advance happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. And ingat kayo dyan sa may Saudi Arabia. Shoutout din po kay Boss Joel Lipaupau. Diyan po sa may Tacloban City. Shoutout po sa inyo, Boss. Nais ko lamang po sanang ipromote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chik Chik. So may time po kayo, bisita lang po kasi bago natin channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Lia Estoke, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya na niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng shoutout. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po.
Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liana, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, itayin po kayo, bisita na masyal po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May itayin po kayo, bisita na masyal na Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambless na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kasi ang bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss Jay Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manila at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Alzacati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.